Sa Panginoon, sa araw na ito ay ating isasagawa ang isa sa mga sakramento ng ating pananampalataya, ang sakramento ng banal na komunyon. Ating aalalahanin ang walang hanggang pag-ibig at pagliktas ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay na inihandog para sa katubusan ng sangkatauhan. Pinakamamahal ng mga kapatid sa komunyon ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Ating kunitain ang buong iglesia na binili niya ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inaanyan dito ang mga ipinanganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinangkap ko sa Panginoon ayon sa sulat ni Apostol Pablo. Nung gabing ipagkakanulo ang ating Panginoon, ay dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat at kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika. Ang tinapay na ito ang kapahayagan ng aking katawan na nabayubay para sa inyo. Tuwing kakanin niyo ito, ay gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos ay kanyang hinawakan ang saro na siyang pinagtitibay ng bagong tipan, ang dugo ng ating Panginoon na nabuhos para sa ipagpapatawad ng kasalanan. Tuwing iinumin niyo ito, ay gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain at iinom kayo ng mga elementong ito, ay ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon para sa ating mga kasalanan, ang kanyang pagkabuhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at ang kanyang pagbabalik upang kamtan ang kanyang ipinangakong langit. Atin pong alalahanin ang mga pahayag ni Apostol Pablo na sinumang kumakain at umiinom ng mga elementong ito na hindi nagpapahalaga sa ginawa ng ating Panginoon ay nagkakasala sa pagkain at pag-inom. Dahil diyan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus, tayo po ay dumulog na may kapakumbabaan at kilalanin natin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. O Diyos na dakila, kinikilala po namin ang aming mga kasalanan na hindi po katanggap-tanggap sa inyong harapan. Hugasan mo po kami, O Diyos, ng inyong banal na dugo upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong katawan na dugo. Basbasan mo po ang mga elementong ito na siyang kapahayagan ng inyong pag-ibig para sa amin. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Kristo Panginoon namin. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang pagkasagawa po natin ng banal na komunyon ay maghahanda po tayo ng ating sarili-sariling mga tinapay at sagisag ng kanyang dugo sa pamamagitan ng katas ng ubas. At sa ating pong pagdulog nito ay sabay-sabay po natin itong kakainin at iinumin sa pamamagitan ng hudyat na aking pong gagawin. Ito ang sagisag ng katawan ng ating Panginoon. Ating tanggaping may pagkakasalamat at patuloy na magtaga ng buhay para sa Kanya. Amen. Ito ang isang dugo na nabayubay para sa ating mga kasalanan. Inumin natin sabay-sabay bilang kapahayagan ng pakisa at pakibahagi para sa kanyang ministeryo. Matagpuan naman tayong tapat, matupungan naman tayong masigasi sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos,
pinasasalamatan ka po namin sa inyong kabutihan at katapatan. Nagpapaalala sa amin kung paano kami ay inyong pinalagahan sa pamagitan ng krus kung saan kayo po ay nabayubay. Narito ang buhay na inyong kaloob sa amin. Dalangin namin, gamitin po kami para sa inyong kalunatarangalan at para sa kapanganan at kapakinabangan ng salimutang ito. Alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Ating pong bigkasin ang kapahayagan ng ating pananampalataya, ang kapahayagan ng kredo ng mga apostol. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na buktong niya, Panginoon namin, sa iwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Bihereng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at indilibing sa ikatlong araw, nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa.